Ika-21 ng Hunyo, Biyernes, ang paggunita kay San Luis Gonzaga, relihiyoso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag dito sa lupa kayo mag-ipon ng inyong mga iniipon sapagkat dito'y masisira ang mga iyon ng mga kulisap at kalawang at mananakaw ng magnanakaw. Sa piling ng Diyos kayo mag-ipon ng inyong iniipon. Wala nga roong kulisap o kalawang nasisira at walang magnanakaw. Malaman mo sana na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang iyong mata ang lampara ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buo mong katawan. Kung malabo naman ang iyong mata, nasa kadiliman ang buo mong katawan. At kung dumilim ang liwanag na nasa iyo, gaano pa kaya ang madilim?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang iyong mata ang lampara ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buo mong katawan. Tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na taglayin ang pananaw ng Diyos. Malawak ang pananaw ng Diyos. Nakikita niya ang kabuuan ng tao, ng isang bagay o mga pangyayari. Tinitingnan niya lagi ang mabuti at maganda sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda, karaniwang makitid ang pananaw ng tao. Tinitingnan lang ng tao ang nais niyang makita at kalugod-lugod sa kanya. At karaniwang ang lahat lang ng sa kanya ang itinuturing niyang mabuti, maganda o mahusay. Madali niyang siraan o baliwalain ang hindi sa kanya. Tinuturuan tayo ni Jesus na huwag tignan ang kapwa-tao at ang mga bagay-bagay na may panghuhusga. Matutunawa tayo sa halimbawang ipinakita ni Jesus na itinuturing ang bawat tao na mahalaga. Tinanggap niya bilang mga alagad, maging ang mga kababaihan at ang mga bata na noong panahong iyon ay baliwala. Binigyan ni Jesus ng pagkakataon ang mga kinamumuhian ng lipunan tulad ni Zaccheo at Mateo na mga maniningil lang buwis. Pinatawad ni Jesus ang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pagsasagawa, malinaw nga ba ang paningin mo kung lagi kang nakabantay sa pagkakamali ng iyong kapwa? O malinaw ang iyong paningin dahil may tunay kang pagmamalasakit sa kapwa tulad ni Jesus?